option to submit a facility paper. Mikey Williams, take a look at that. Planchado na ang lahat ng problema sa pagitan ni na Mikey Williams at ng Talk and Text. Pumirma na ng 3-year contract ang PhilAm Guard at inaasahan na lalo niyang ilalabas ang husay upang tulungan ang TNT na madepensahan ang Philippine Cup Championship. Unahin muna natin ang magandang balita para sa Talk and Text. Inaasahan na lalong magiging focus sa laro ang high-scoring PhilAm na si Mikey Williams. Sa bisperas ng quarterfinals matchup ng TNT versus Converge, ay tuluyan ang nalutas ang mga problema ni na Williams at ng kanyang mother team na Talk and Text. Iminigay na ng American Guard ang kanyang full commitment sa Tropang Giga, pumirma na siya ng 3-year contract. At ngayon na wala ng problema sa likod ng utak ni Mikey Williams, asahan na lalo niyang pagbubutihin ang paglalaro para naman maipakita sa kanyang mother team na deserve niya ang tiwala ng management. Nag-a-average si Mikey Williams ng 21.7 points at 37% shooting from beyond the arc. Maaalala na sa pagsisimula ng Philippine Cup ay hindi agad nakapaglaro si Mikey Williams para sa TNT. 5 laro ang kanyang namis pero nang dumating siya agad siyang nagtrabaho at tinulungan ang Tropang Giga upang makuha ang number 2 sa team standing para magkaroon sila ng twice to beat advantage. Maya-maya ay maghaharap sila ng number 7 na Converge Fiber Xers at huwag namang sasama ang loob ng mga tagahanga ng Converge, inaasahan na madali silang maididispatcha ng Talk and Text. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. I think far from over ito. Yan ang matigas na pahayag ni Scottie Thompson matapos silang tambakan ng Meralco sa first game ng kanilang best of 3 quarterfinals matchup. Napakahirap ng kanilang kalagayan sa ngayon dahil kakailanganin nilang talunin ng 2 beses ang boards kung gusto nilang makapagpatuloy pa ang kanilang kampanya ngayong Philippine Cup. Malamya ang laro ng Ginebra sa game 1 at kasama si Thompson sa iilang Ginebra players na nagpakita ng magandang laro. Ngunit mukhang nahulog sila sa patibong ng Meralco. Hinayaan ng Bolts na maka-score si Thompson, ngunit nilagyan nila ng posas ang ibang scorer ng Ginebra, partikular si L.A. Tenorio na nabokya sa buong laro. Mag-a-adjust daw sila, sabi ni Scottie Thompson. Sisikapin nilang makabawi sa Biyernes. Ang game 2 sa kanilang best of 3 ay gagawin sa Eco Oil Arena sa San Juan City. I-shoutout muna natin itong ating mga viewers na sina Noel Dinopol at Procopio Makaspak, Romnick Ladeño and CJ Official, Elmer Lagan, Joseph Abendan, Rads Ibanghilista, Katleya Bakley Aan, Ian Dimagiba, Maria Marites Hinon, Procopio Makaspak, Dempi Sagaino, Ronald, Oscar Safata and Marmon DG, Kenneth Miranda, Marlon Banal, Santiago Celes and Balbino Diala, Danilo Tuason, at si Julie Bundak. Sa mga hindi ko po na shoutout, paumanhin po, sa susunod po nating mga video ay sisikapin kong mabati kayong isa-isa. Salamat po sa inyong suporta.